nating abutin ang 30 million Filipinos financially educated by the year 2030. Hello guys, this is Mey Mik. Welcome back to my channel. So, kung bago ka pa sa channel ko guys, just click like and subscribe and click the bell button para ma-notify ka sa next upload ko guys. So, for today's video guys, ang pag-uusapan po natin is all about IMG. Who is IMG or International Marketing Group? Scam ba ang IMG? So, yan po ay explain sa aming CEO ngayon ay SEVC na si Sir John Bautista. Pakinggan po natin guys. Keep on watching! Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si John Ray Bautista, isa sa mga CEO Marketing Director ng International Marketing Group na naka-base po dito sa Israel at bilang isa ring OFW. Legal ba ang IMG na kumpanya? Paano mo malaman ang registration ng isang company sa Securities and Exchange Commission? So, ito po ay ituturo ko sa inyo kung paano po mag-research at the same time, yung legalities ng IMG bilang isang brokerage company. Ang IMG po ay naka-register sa Securities and Exchange Commission gaya sa nakikita po ninyo dito yung certificate of registration niya back 2002 kung saan ito po ay nagsimulang mag-operate. So ang una ninyong gagawin is pumunta po sa website ng Securities and Exchange Commission or sa sec.gov.ph. Okay, next, ang i-click nyo is yung online services. Pagdating nyo sa website na yun, click nyo yung online services. Punta po kayo sa SEC Express System. And then, sa baba, nakalagay po dito yung link, okay, na i-click ninyo para dadalhin po kayo sa next page na ito. Pagdating nyo po dito, i-click nyo po yung order. So, sa order na yan, lalabas yung another link or page. Dito po itatype ninyo kung anong company ang gusto ninyong malaman sa kanyang registration pati yung kanyang number. So, once na na-type nyo na for example, International Marketing Group, so yung next na gagawin po ninyo is to click, okay, yung search. And so, pag na-click nyo na po yung search, for example, sa kagaya sa gusto nating malaman kung ang IMG ba ay legal or hindi, din lalabas po yun siya. Nandito po yung registration ng or yung company na IMG, International Marketing Group, bilang isang insurance broker. At dito po makikita ninyo ang registration number. So lahat ng companies na gusto ninyong malaman kung ito ay legal o registered sa Security of Exchange Commission, sundan nyo lamang po ang step-by-step process nito. Okay, so since ang IMG po ay isa siyang insurance broker, at may mga affiliated companies, mostly sa mga insurance, siya po ay registered din po sa Insurance Commission. So, kung paano mo malaman kung siya ay registered sa Insurance Commission, ang gagawin mo lamang po ay pumunta sa website na ito. So, maliban sa siya ay registered or ang certificate na makikita po ninyo bilang siyang brokerage company sa IMG, so, para mapatunayan mo is pumunta ka sa Insurance Commission kung saan nakarehistro lahat ng mga insurance. So, hindi lamang sa Google search. Kaya i-type mo kung anong gusto mo. So, lahat ng mga insurance-related companies ay naka-registered sa Insurance Commission. So, paano natin malaman sa IMG bilang isang registered insurance broker? Punta ka sa website nila, then click mo regulated entities. Sa baba, may nakalagay na brokers. Click nyo po yan and then click nyo po ang insurance brokers. So, din dito yung mga listahan, lahat ng mga insurance brokers sa Pilipinas. At andyan po sa number 31 nakalagay si IMG. So, yan na po yung registration ng IMG sa Insurance Commission at the same time sa Securities of Exchange Commission. So, isa yan sa mga patunay na legalities ng IMG bilang company. Pero, tandaan po ninyo, hindi ibig sabihin
na lahat ng naka-registered sa Insurance Commission ay legal ang nilang ginagawa. Hindi po ito 100% na basihan mo at proof ng isang company ay legal mag-operate. Usually, kaya po nagkakaroon po ng tinatawag na advisory si Security of Exchange Commission kasi karamihan na yung ibang companies o yung ibang companies nagpa-registered sa SEC tapos iba pala yung ginagawa. For example, nagparehistro ka sa SEC na ang paninda mo ay isda. Tapos ang ginawa mo pala, ang in reality, ang tinitinda mo pala ay karne. So, nakuha niyo yung point. So, ganun po ang karamihan. Kaya po nagkaroon ng advisory okay, si Security of Exchange Commission regarding sa mga companies na ito, lalong-lalo na nang i-scam. Ano. So, si IMG po ay 18 years na po nag-exist sa Pilipinas. So, ito pong poster na ito ay back 2019. Wala po akong bago. So, March 2019, nag-exist 17 years na sila. So, ngayon is 2020. So, 18 years na nag-exist si IMG. So, do you think ang company na nag-exist for 18 years ay legal or hindi? I think it's a common sense na ito po ay legal since tumagal siya sa ganitong taon. So hindi lamang po yan. Kung gusto niyo pang malaman ay pwede niyo silang panoorin So sa TV. So nung hindi nag-close pa yung ABS-CBN, mapapanood niyo po ang IMG sa kanilang segment tuwing Sabado po. Okay, sa DZMM. Kape at Salita, alas 5 ng umaga hanggang alas 6. So, andyan po yan yung executive or president ng IMG at iba niyang kasamahan. Nagbibigay po sila ng financial tips. So since sa ngayon ay hindi na nag-operate yung IBS-CBN, mapapanood nyo pa rin po ito sa Facebook via live. Okay? So, nagpo-post po sila dyan sa DZMM Facebook page. So, makikita nyo po dyan tuwing Sabado po yan. So, every Saturday. So, another proof na kung si IMG ay hindi legal, do you think yung DZMM ay ina-allow sila na mag-share ng financial tips sa kanilang mismong station? So, I think very simple lang. So, in addition, sa hinahanap niyong legalities, si IMG at ang kanyang mga members nito ay minsan mapapanood or na-featured po sila sa Rated K, yung mga success stories ng IMG members with Korina Sanchez-Roxas. So, si Korina Sanchez-Roxas ay isa din siyang part din siya ng company. So, she's one of the ambassadress. At of course, sa ginagawa niya, sa mission niya na to help hindi lamang ang tayo, kundi yung mga Pilipino na maging financially literate. So, hindi lamang si Korina Sanchez-Roxas ang part of the company. Since si Boya Bonda, Sharon Cuneta is sila mismo ay isa sa mga ambassador at saka ambassadress ng IMG affiliated companies. Okay, so sila po ay kasama din sa programa noong convention last month, June. Okay, nagkaroon ng convention via webinar or virtual conference. So si Boya Bonda, Korina Sanchez, Sharon Cuneta was there. Okay, nagbigay sila ng message because they are part of this company. Okay, so, hindi lamang po mapapanood nyo sila or mapapakinggan sa radio station. Minsan sa TV, napipictured sila yung ginagawa at mission ng company to help individual na makapag-save, makapag-build sa kanilang future. At yan po ang pinaka-simpleng paliwanag na even kung ang isang company ay ginagawa nila ay scam, do you think napipictured sila? Diba? So, yan po ang IMG. So, ang IMG, hindi siya insurance, hindi rin siya investment, which is karamihan iniisip yan. IMG is a brokerage company. So, in addition pa doon sa hinahanap mong legalities, IMG is connected or affiliated with these companies na nakikita po ninyo ngayon. So, unahin na lang natin dito sa mga malalaking kumpanya. Okay, real estate. Do you think mga real estate companies like Ayala Land, SMBC, do you think ang mga companies na yan ay magpa-partner sa IMG? Kung hindi sila legal. Diba? So, yung sa mutual fund companies na nakikita ninyo ngayon, Sun Life, PhilAm, siguro naman familiar kayo sa mga companies na yan. So, si Sun Life at saka si PhilAm ay affiliated with IMG pagdating sa tinatawag na mutual fund investment. So, do you think
kung si IMG ay hindi legal, do you think yung mga malalaking companies na yun ay makipag-partner sa kanya? Lately, nitong 2020 lang, ang isa sa mga bagong company na pumasok sa IMG at nakipag-connect or affiliate ay si Palawan Pawn Shop. Yeah, so, siguro naman aware at familiar kayo sa Palawan Pawn Shop. Okay, so, ngayon, ayan yung bago na nakipag-partner kay IMG. So, ito lamang po ay mga basihan ano, kung hinahanap mo yung legalities ng company. But the thing is, legalities is important. Pero ang mas importante kung ano ang ginagawa ng IMG sa loob ng kumpanya. So, ang IMG ay para siyang school. Okay, so, nagtuturo siya ng libreng financial education. So, sa libreng financial education na yan, anong ibig sabihin? Ito po yung sinasabi nating financial literacy program. So, sa financial literacy program, kagaya ng sinabi ko, hindi ito insurance, hindi ito investment. Pero tinuturo ni IMG yung kahalagahan. Ano yung kahalagahan ng insurance, kahalagahan ng investment. Hindi siya nagbibenta ng insurance, hindi siya nagtuturo ng or nagbibenta ng investment. Kundi tinuturo niya yung kahalagahan nito and then you decide kung ano ang gagawin mo. So, sa IMG po, ito ay nagbibigay ng solusyon sa problema ng pera. Lahat tayo may problema sa pera. At sa IMG, tuturo niya yung mga solusyon. And it's up to you kung anong desisyon mo kung susundin mo yun. Okay, so, ito po ay malaking tulong po sa amin, lalong-lalo na ang kanyang mga benepisyo. Kaya kung gusto niyo nga malaman ang kanyang mga benefits, so mayroon tayong susunod na video na malalaman ninyo kung ano yung mga dahilan kung bakit kami sumali, ano yung mga benepisyo ng IMG na natatanggap po namin. Maaaring pinasahan po kayo ng video na ito at in-invite sa lecture ng IMG. So ang short na video na ito na isi-share ko po sa inyo ngayon ay kung ano ang mga expected na matutunan ninyo sa IMG. So bibigyan ko po kayo ng summary. Unang-una po, ano ba itong IMG? So unahan ko na po kayo. Hindi po ito networking company na bibintahan namin kayo at uutusan na magbenta or uutusan na mag-recruit para magbenta. Ang IMG, consider mo na parang isang school. Isang school na nagtuturo ng tinatawag financial education program. So sa school po kasi alam natin, hindi naman tinuturo kung paano yung tamang pag-iipon, paghahanda ng future natin, pagtitibit, kumbaga tungkol sa pera. So hindi po yan tinuturo sa school. So ang IMG, ginagawa niya na po yan. Hindi lamang po ang IMG. Okay, so itong Bangko Sentral ng Pilipinas, BDO, Department of Education, sila po ay nagsama-sama para i-promote yung tinatawag ng financial literacy program na kung saan 16 years na po itong binabahagi ng IMG. So back 2014 po, ang senador nagpasa din ng batas na ituro na po ito sa school. Pero ang IMG, 16 years na po itong binabahagi. Okay, so hindi lamang po kapag minsan kung napapanood ninyo, okay, sa DZRM, okay, so yung presidente ng company at mga executive vice chairman, sila po ay ini-interview at nagbabahagi tungkol sa tinatawag na financial education. Na-feature din ito sa TV tungkol sa ginagawa ng IMG, okay, to help individual at sa kalalong-lalo ng pamilya para paghanda ng kanilang future. Yan. So yan po, ngayon nakikita niyo po natin na mismo ito ay lumalabas sa television tungkol sa tinatawag nating global financial literacy campaign na ginagawa po namin. So yan po ang purpose kung bakit nagtuturo po kami sa mga kapwa namin OFW. Si Korina bilang isang member ng IMG at isang IMG ambassadress, sa Facebook page niya makikita ninyo ang kanyang pagpupromote ng company na ito. Hindi lamang ang company ang pinopromote niya, kundi kung ano ang layunin ng company to help individual na sana, sabi niya dito, our country and the Filipino people will be financially literate, na maging matalino po sila pagdating sa pera. Ang IMG po ay may mga iba't ibang opisina po yan sa ibang bansa, kagaya ng Taiwan, Singapore, Dubai, Macau, Hong Kong. Ngayon po, may mga opisina din po yan sila sa Pilipinas, mga sa iba't ibang probinsya. Pero sa loob ng opisina na ito, ginagawa nila ang libreng pagtuturo lamang. Halimbawa, kung ikaw ay isang OFW sa Hong Kong, pwede po kayong pumunta sa office, sa day off po ninyo, at mag-attend ng libreng lecture doon. Libre lamang po siya. Wala po siyang bayad. Madami po kayong matutunan doon na makatulong sa inyo sa buhay pinansyal.
Pagdating naman sa Pilipinas, sa Manila, yung main office mismo, yung financial center at headquarters ng IMG, makikita nyo po yan sa Makati, sa May King's Court dito sa May Hill po yan. So dalawa po yung financial center dyan at isa sa Cebu. Pero sa iba't ibang bansa, okay, so marami kayong, or sa iba't ibang probinsya, mayroon din po sila. Ito halimbawa sa iba't ibang bansa, sa Europe, nagtuturo din po sila ng ganyan. Okay, so sa Istanbul last year, pumunta po ako para mag-share sa mga kapwa ko, kapwa natin OFW doon, okay, tungkol sa financial education. So kasama dyan doon sa lecture na binigay natin, kung nagturo tayo yung mismo yung ambassadress ng Philippine Embassy. So dito sa Israel, ginagawa din namin na nagtuturo ng live. Pero dahil sa hirap ng trabaho at hindi naman everyday nakakalabas kami, ay ginagawa namin siya online. So kagaya ng pagtuturo na ginagawa ko ngayon ng video, so iyan ay isa sa mga paraan na ginagawa po namin para i-share yung advocacy. So ginagawa na po ito ng company for more than 16 years na. So 16 years na po nag-i-exist si IMG sa Pilipinas at 16 years na siya nagtuturo ng solusyon sa mga problemang financial sa mga kapwa ko, OFW, at hindi lamang yan sa mga Pilipino. Ano ba yung sinasabi nating financial literacy? Sa lecture na maa-attendan ninyo sa webinar online, matutunan ninyo po kung ano yung tamang pag-iipon. Ituturo namin sa inyo kung ano yung sinasabi nating investing. Paano at ano ang tamang pag-i-invest. Ituturo namin sa inyo kung ano ang kahalagahan at bakit mahalaga na magkaroon tayo ng healthcare protection. Life and family protection, i-discuss din po natin yan. Death management, alam natin na mga Pilipino, karamihan, ay talagang lubog sa utang. Paano nila mamanage ang kanilang utang? Ituturo din namin sa inyo yung tinatawag na paghahanda pagdating sa retirement or yung tinatawag natin retirement planning. At higit sa lahat yung tinatawag na estate planning. Yung halimbawa, mga last will and testament ng mga properties mo, sinong tagapagmana? So anong mga dapat mong gagawin pagdating dyan? So yan po yung sinasabi natin na financial literacy subject. So ito po yung mga topic na maaari namin i-discuss nang libre lamang po siya. Okay, so ang mission na ito ay ginagawa namin lalong-lalo na nakapokus sa tinatawag ng mga OFW. Dahil una po, isa po akong OFW for 8 years na po. Okay, financial education for OFW, bakit kinakailangan? Unang-una po, nabalitaan nyo naman siguro na napakaraming mga OFW na umuwing walang-wala, bangkarote. So yan po yung isang katotohanan. Kaya minsan ang tanong namin sa kanila, ilang taon ka na nagtatrabaho bilang OFW? Yung iba galing pa sa ibang bansa, lipat sa kabilang bansa, lipat sa ibang bansa. Kumbaga naghahanap ng greener pasture. So yan ang isang buhay ng isang OFW. Pero hindi habang buhay. Ang lagi naming sinasabi sa kanila, hindi habang buhay ay OFW ka. Hindi habang buhay ay kaya mong magtrabaho. Ang lagi naming sinasabi, ano ang bubuhay sa iyo pagtanda mo? So dito sa lecture po na ito, malalaman ninyo kung paano paghanda yung sinasabi nating retirement. Okay, so ano kayong bubuhay sa akin pag nag-retire ako? Diba? So naalala nyo po si Lolo, napanood nyo po sa Jessica Soho Report, 69 years old na. Nagtitinda pa rin siya ng taho. Diba? So sa awa ng mga netizen, so binigyan po siya ng tulong. Napanood nyo po yung isang balita na kung saan ay yung isang dating principal ng isang school ay naging janitress sa kanilang school. Diba? So imagine nung ano ang nangyari. So ganyan ba ang mangyari sa atin pag nag-retire tayo? So hindi naman. So anong gagawin natin? So kailangan nating paghandaan yan. Kasi karamihan po sa mga Pilipino, pag nag-retire sila, okay, umaasa sila sa kanilang mga anak. 45% ayon sa pag-aaral, 45% ng mga retirado ay nakadepende sa kanilang anak. Either hindi ikaw or either yung magulang mo nakadepende sa'yo. Marami sa atin yan. So ano ang gagawin natin na para in the future ayaw kong umaasa sa mga anak ko? Okay, so ituturo din natin yan. Kasi sa Pilipinas po, sa totoo lang, 2% lang ang malaya sa pera. 2% lang sa mga Pilipino na pag tumanda sila, nai-enjoy nila, nakakapasyal sila kahit saan. So ano yung tamang paghahanda? How to properly prepare for retirement? Yan yung isa sa mga matutunan po ninyo sa lecture na papasukan po ninyo. I-discuss din po namin about investing. Investment saan? Hindi ito quick money scheme. Hindi ito investment na kung saan pag pumasok kayo ay dodoble yung pera nyo at papangakuan kayo. 1 week lang, 2 weeks lang, 1 month lang, dodoble na ang pera mo. Ang daming nang ganun. Ang daming yung mga tinatawag na mga pangako na napapako. Ang daming mga Pilipino na naluloko. Diba? Napanood natin mula sa pagiging pulis, mula sa mga sundalo, mula sa OFW, maging ang mga artista. Imaginin mo, naluko sila sa mga quick money scheme investment. So lahat tayo gusto kumita.
Pero ang tanong, ano yung tama? So investment sa mga companies na yan, paano ako makapasok dyan? Paano ako maging kasosyo ni Jollibee? Okay, tuturuan namin po kayo. Ang tawag po natin dyan, mutual funds at saka stock market investment. So paano ba yan? At anong klase ba yan? Siguro napanood nyo si Piolo. Bakit si Piolo nag-retire at age of 40? Kahit hindi na siya sa magtatrabaho bilang isang artista. Ano yung in-advise niya? Sinabi niya, saving at saka invest early. Saan ako mag-i-invest? So maraming iba't ibang klase at uri ng investment. Pero itong sinasabi namin na mutual fund and stock market, ituturo namin yan. Bakit itong katulong ni Boss Sanchez? Kilala niyo si Boss Sanchez? Si Boss Sanchez yung katulong niya na kumikita 7 to 8,000 a month. Bakit ngayon isang milyonaryo? Anong ginawa niya? So sabi sa book, kung nabasa ninyo yan, may made invest in the stock market and become a millionaire. Diba? So ituturo namin kung ano ang ginawa ng katulong ni Bo. At yan din ang isa sa mga topic na i-discuss po natin. Anong klaseng investment? Siguro narinig nyo na the Philippine Stock Exchange. So pag tinype mo yan siya sa Google search, makikita nyo kung ano yan at mare-research po ninyo. Yan yung investment sa mga companies, for example, Jollibee. Diba? So sa halagang 445 pesos, imaginein mo, maging kasosyo ka na ni Jollibee. Diba? Ni Jollibee Food Corporation. So paano ako maging kasosyo ni Jollibee? Kailangan ba akong pumunta sa restaurant niya para mag bumili ng shares? Hindi. So sa lecture, i-discuss po natin yan. Okay? At hindi lamang po yan, sa mga iba't ibang companies din. So malalaman at matatalakay natin. So yan ay isang paraan po na ginagawa namin to increase our income. Kaya advice namin, creating multiple sources of income. Paano ba ako mag-create ng mga multiple sources of income? Paano ko ma-increase yung savings at saka earnings ko? Okay, so lahat tayo gustong makapag-ipon, lahat tayo gusto kumita, iyan ang isa sa paraan. Isa yan sa tinuturo po namin about saving and investing. Paano kumita yung pera nyo? For example, investing sa mutual fund. Nag-invest kami dito sa Phil Equity Fund. So last year, 2017, kumita kami ng 23%. So imaginein mo kung may 1 million ka, kumita ka na dyan ng 230,000 sa loob ng isang taon, di ba? So yung mga kasamahan namin, for example, nag-invest ng 100,000, kumita sila ng 23,000 pesos. Yung iba, 25. Okay, 25%. So yan lang po ang isa sa mga sample na ginagawa at tinuturo po namin. Dinidiscuss din namin dito yung mga bagay na kung saan pinaghirapan mong i-invest. Kasi karamihan sa atin, nag-i-invest sa mga sakahan, bahay, kundo, o di kaya bumili tayo ng sasakyan para pamasada, para kumita pa. Yung iba may savings naman sa banko. So dito malalaman ninyo, paano nyo proteksyonan yung mga bagay na pinaghirapan mo? Lalong-lalo na po pag dumating yung mga crisis. Maraming uri at iba't ibang klase ang crisis na dumarating sa buhay natin. At minsan, pag malakas yung crisis na ito, nauubos, okay, or biglang naglaho yung ating mga investment. Isa na po dyan yung tinatawag na medical crisis. Pag tumama po ang major illness, ang sakit kasi hindi natin maiwasan yan eh. So isa yan sa mga bagay na tinuturo natin na ang sakit ay malakas kumain ng pera. Okay, so dito, kagaya sa mga artista na nakikita ninyo, ang laki naman ng income nila pero nung nagkasakit sila, halos naubos ang kanilang pinag-ipunan, yung kanilang investment, yung kanilang mga napundar. So dito, i-discuss namin ng maliwanag sa inyo kung ano yung mga paghahanda na dapat natin gawin. Ituturo namin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng healthcare protection, ng health insurance. Bakit importante po yan? Diba? Kasi kung wala tayong mga healthcare, pag tumama yung sakit, okay, you may lose all your investment. Halos mauubos yung ating mga pinaghirapan. Minsan, ang nangyari pa, ibebenta natin mga properties natin. Diba? Or di ka isasangla. At ang malala nito, mababaon pa tayo sa utang. So anong sinasabi dito? Sinabi nga ni Bo Sanchez, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng insurance ay napakasimple lang. If God calls you home today, your kids won't go hungry. So yan, i-discuss natin, bakit mahalaga na magkaroon ako ng insurance? Insurance sa aking sarili, insurance sa aking pamilya. Okay, so matutunan ninyo po yung kahalagahan nito at paano kayo mag-apply. Saan ako pwedeng mag-apply? Actually po, sa listahan po ng mga insurance commission, okay, so napakarami po doon na pwede ninyong applyan. Okay, pili ka lang po dyan. So kung alin ang pinaka-best na applicable para sa'yo. May mga insurance po na 3-in-1 products. May kasamang health insurance, life insurance, at may kasamang investment. So yan po yung insurance na in-applyan po namin kahit nandito po kami sa abroad. So alamin po natin yan mula doon sa listahan ng mga insurance commission na kung saan mga registered insurance company sa Pilipinas or health maintenance organization or HMO, pwede kayong pumili at mag-apply kung anong pinaka-best sa inyo. Pero isa sa mga in-applyan namin is yung 3-in-1 product na yung insurance na, may life insurance pang kasama, at tumutubo pa yung pera mo.
So ituturo din po namin yan sa lecture. Hindi lamang po yan. Malalaman po ninyo kung anong ibig sabihin ng emergency fund. Lahat po tayo dumarating yung mga crisis sa buhay o crisis na kung saan hindi natin hawak yung mga bigla ang pangangailangan. Nawalan ka ng trabaho, hindi ka handa, may mga anak na nag-aaral, okay, nagkasakit yung parents mo, na ospital, kailangan mo ng pera, nabagyo yung bahay mo, nasira, kagaya nangyayari ngayon sa Japan. Diba? July 2018, diba? Tingnan mo anong nangyari sa Japan, lubog. Diba? Nasira yung sasakyan mo. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin hawak at biglaan po ito. Ang tanong, saan tayo kukuha ng pera? Okay, so pag may mga emergency kasi, ang minsan pag wala kang savings, ang gagawin ng mga Pilipino, lalong-lalo na OFW, uutang yan. So ano yung emergency fund? So ituturo po natin yan sa inyo. So ang point ng ginagawa namin dito is to help you save more money. So maraming mga dahilan or paraan para tayo ay makapag-save ng money. Hindi ko alam kung kayo ay bumibili ng SM Advantage Card na binabayaran natin sa SM. So ako kumuha din po yan. Halimbawa, Petron Value Card pag bumili kayo ng gas. Diba, sa pure gold. So maraming paraan para maka-save kayo ng pera. Alam niyo po, pag makatipid tayo, okay, sa mga benefits na yan, ay isa yan sa tinatawag nating earning. So dito sa IMG, marami kayong mga benepisyo na pwede po ninyong ma-avail. Okay, so isa yan sa mga dahilan kung bakit ako nag-join sa IMG. So isa din yan sa mga dahilan kung bakit ako bumili ng SM Advantage Card dahil gusto kong makatipid. The same thing applies sa IMG membership benefits. So ano po ang pwede ninyong matutunan dito? Okay, libreng financial education. Alam niyo ba kung ilan ang benepisyo ng IMG na pwede ninyong ma-avail? 23 benefits. So i-discuss natin yan, yung 23 benefits na yan, kung ano po yan. Okay, yung 23 IMG membership benefits. In summary, it will save more money. Malaking tulong ito para makatipid kayo ng maraming pera, makaka-save kayo ng maraming pera. Ito ang IMG membership benefits din, it will help you grow your money para lumago yung pera mo. At hindi lamang po 'yan. Sa IMG membership benefits, you will earn more money. So 'yan ang isa sa mga bagay kung bakit ako nag-join sa IMG, bakit ako sumali. Unang-una, bibigyan ko ng sample, libreng free financial education. Alam niyo ba sa Pilipinas pag mag-aral ka about investment, financial money management, para kang pumasok sa school, para kang nag-enroll. May mga iba't ibang financial advisor sa Pilipinas na magagaling, mga financial consultant na nagkakandak sila ng lecture, ng mga higher series of lecture, kagayang itong FQ Bits Consultancy, na kung mag-attend kayo dito, ay talagang ma-i-enjoy nyo naman yung mga tinatawag na subject tungkol sa financial money management. Mga courses na ino-offer nila sa loob ng 3 araw, okay, so magbabayad kayo ng 11 to 15,000 pesos. So imagine niyo 11 to 15,000 pesos. Kung wala kayong pambayad, okay, at kung basic lang naman ang pag-aaralan niyo, then why not na sa IMG kayo mag-attend ng seminar. So yan ay isa sa mga higher series of lecture lamang din. Okay, so doon pa lang, sa lecture pa lang, nakakatipid ka na. Itong mga financial planners natin sa Pilipinas, mga magagaling ang mga taong ito. At kung mag-attend ka ng mga seminar nila, mga lecture nila, of course, may bayad yon sa isang araw, 2 araw na seminar. Pero madami kayong matutunan. So sa IMG, basic, pagdating sa financial education, kagaya sa ginagawa natin, libre lamang po yan siya. Okay, so pangalawa, membership discount for real estate. So imaginein po ninyo, SMDC, kilala nyo, Ayala Land, DMCI, Vista, Mega World, yan po ay partner ng IMG. Ngayon, kung gusto mong bumili ng kondo sa Ayala, sa SMDC, sa Mega World, imaginein mo makatipid ka ng 2-3%. Magkano yan? Yung kasamahan ko bumili ng kondo sa SMDC, nasa almost 3 million. Diba? Alam mo kung magkano natipid niya? Nasa more than 50,000, nasa almost 60K. Bumili din yung isa sa kondo, nakatipid siya ng almost 80K. So, instead na mapunta ito sa mga real estate agent, hindi mapunta na sa'yo. Diba? So, yan yung isa sa mga advantage. Isa sa mga advantage din, ang benepisyo ng IMG, itong tinatawag na services. Lahat tayo gustong bumili ng sasakyan. Okay, so isa sa mga kagandahan dito is yung benepisyo na sa tinatawag namin na auto program. Okay, so ikaw na mismo ang car dealer. Diba? So imaginein mo, makatipid ka ng 90,000 pesos. Bumili ang kasamahan namin ng Toyota Fortuner na nagtalaga ng 1.5 million. Okay, pesos. Alam niyo magkano natipid niya? Nasa 40,000 pesos mahigit. So ito naman, bumili ng sasakyan. Okay, Ford Ranger ang binili niya. At magkano natipid niya? 90,000 pesos. So imaginein mo kung gaano kalaki ang savings na na-invest mo dito.
okay, ang discount na nakuha mo dahil ikaw ay isang member ng IMG. Diba? So yan isa sa mga dahilan kung bakit kami sumali. Investment. Gusto ko mag-invest sa mga companies na ito. Of course, pwede yan. Pero pagdating sa mga kumpanya, meron tayong tinatawag ng mga agent. Talagang halos lahat may mga agent yan. Pero dito sa IMG, okay, ikaw mismo, tuturuan kanila kung paano kayo maka-direct access. Sa pamamagitan ng IMG, pagdating sa investment, makakatipid ka. Imaginein mo, 3.50% entry fees. Pag mag-invest ka sa mutual fund, sa halagang 10,000 or 100,000, sabihin natin, nag-invest ka ng 100,000, makakatipid ka doon ng 3,500 pesos. Tuwing monthly na papasok mo or investment, mag-invest ka or bibili ka ng shares, okay, so makakatipid kayo ng 3.50% sa pera na inano mo, na ini-invest. Na instead na yan, ay mapunta na yan sa ahente. Diba? So instead mapunta sa ahente, bumalik sa'yo. Okay, so ituturo natin yan ang kabuuan tungkol dyan. Kaya members, discount, oh, members benefits ay zero load. Wala kaming binabayaran ng entry fees. O yung sinasabi natin, sabihin na lang natin agent fees. Diba? Instead mapunta sa kanila, bumalik sa'yo yung pera mo. Okay, exclusive. Members only, unlimited check-up, unlimited free consultation sa mga Kaiser Medical Clinic. Magkano na po ba ang pa-check-up ngayon? 500, 400, 600? Diba ang mahal? Habang tumatagal, nagmamahal po yan. Sa IMG, kung malapit ka sa Kaiser Medical Center, libre lamang po yan at unlimited po siya. Diba? So hindi po ba tayo nakakatipid ng malaking pera dito? So yan yung isa sa mga advantage. Ngayon, ang bago is a Globe is a partner ng IMG. O yan, kung gumagamit tayo ng Wi-Fi, diba, gumagamit or Globe subscriber tayo, makakatipid kayo kung member kayo ng IMG. Diba lahat naman tayo gusto? Lahat tayo gusto kumita, lahat tayo gusto lumago yung pera natin, at higit sa lahat, lahat tayo gusto makakatipid. Sa pamamagitan ng IMG membership benefits, tutulungan po kayo kung paano po kayo makakatipid. At paano palaguin yung pera ninyo, paano kayo kumita ng pera. So lahat yan, hindi lamang 23 po yan. Habang tumatagal, dumadami po ang membership benefits ng IMG. Okay, so isa sa mga inaabangan namin yung maging partner ng IMG, yung isa sa mga pharmacy. Imagine mo pag bumili ka ng gamot, pag alam nila na member ka, i-discounted ka. So yan yung isa sa mga aabangan pa namin. So hindi lamang 23 yan. Habang tumatagal, dumadami yan. Ano ang purpose? It will help you save more money. It will help you grow your money. At marami po kayong matutunan. And share the joy that life has given me.